Sa iba pang ulat, nais ng Metro Pacific Tollways Corporation na mas mapabilis at mapaganda ang kanilang serbisyo sa mga motorista. Kaya naman nilunsad ngayong araw ang Easy Drive sa Cavite Expressway sa pamamagitan ng kauna-unahang sticker na gagamitan ng Radio Frequency Identification Technology. Alamin natin ang buong detalye sa report na ito. Para sa mas komportable at mabilis na pagdaan sa Cavite Expressway, inilunsad ng Metro Pacific Tollways Corporation ang Easy Drive ngayong araw. Ito ang kauna-unahang sticker sa Pilipinas na gagamitan ng Radio Frequency Identification Technology upang makadaan sa tollway. Paglilinaw ng pamunuan ng Cavite, hindi naman mandatory ang pagbili ng mga stickers. Maari pa rin bumili ng mga e-tap o magbayad sa mga tellers. Ang nasabing stickers ay manipis at hindi na nangangailangan pa ng baterya. Ito ay nagkakahalaga ng 200 at mayroon na ring initial load. Reloadable ito at ang pinakamababang halaga ay nasa 200 pesos. Wala ring expiration date ang load. At ang sticker ay maaari magtagal sa loob ng 10 taon. Ang cash ang pinakamabagal na sistema. You pay cash and you talk to the teller asks you where, etc., etc. And then the transaction time is normally 15 seconds. Ang last, the other option is really Easy Drive, which only costs you 200 pesos per sticker installed na sa windshield mo. And you can access the toll road in less than 5 to 6 seconds. Ikinakabit ang nasabing sticker sa windshield ng sakyan. Meron daw itong specific identification number upang maiwasan ang pagkakapareho. Meron sa toll plazas, it will, when you pass by, meron silang mga balance information for you. And I'm sure on the internet, maglalagay din sila ng site that will enable you to check also your account. Ginagamit ang nasabing teknolohiya sa mga bansa katulad ng Estados Unidos, Canada, Taiwan at ilang bahagi ng Europa. Maaari rin daw itong ilunsad sa North Luzon Expressway bago matapos ang taon. Ako ang inyong kaibigan, Mort Ramar para sa Newslife.